Magandang araw mga ka-wonder. Ngayon ay April 19, 2021. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Ito po ay sa construction ng PNR North Rail Project po. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe and click the notification bell. Thank you. Okay, nakikita niyo po no, may mga equipment po dito. Mga construction equipment. Ayan po, at ayan po yung Glumang Mekawayan Station, Glumang PNR Mekawayan Station. Ayan, di po nila ginigiba kasi nga iaano po nila yan, i-rehabilitate nila yan, bali ayusin nila yan. At parang gagawin yatang museum yan, ano, parang. Pero dyan din po ilalagay yung station ng Mekawayan. Ito po yung bagong station dyan. Dyan din po mismo sa may Lumang Mekawayan PNR Station. Ayan po, phase 1 Malolos-Tutuban. Bali ang phase 2 po nito ay Malolos-Tutuban. Kasi po ito po ay Tutuban-Tutuban railway project po ng pinundahan po ito ng Japanese, partly Japanese and partly government po. Ayan, ayan po yung lumang station na parang itsura niya is bahay. Parang bahay ang kanyang itsura. Okay, may mga ano na po dito, piers. Tapos na po yung mga piers dito sa part na ito. Na yung ilalagay na lang ay mga tinatawag na, ayan, may pier head na po kasi siya eh. Opo, hindi na po siya kailangan, hindi na po siya lalagyan ng pier. Yung pinaka usually po kasi nakikita natin parang letter T. Opo, yung letter T po yun, yung ito po yun, yung vertical, yung horizontal na nilalagay na sa ibabaw po makikita niyan, hindi na po ilalagay niyan kasi po ang ilalagay dito ay yung segmental box girder. Ayan, so yung girder na lang po kurang dito. Pero hindi po 'to yung usual girder na nilalagay no sa mga bridge at sa ibang railroad project na kung saan precast na po siya, isang buong girder na po siya. Ipapatong po doon sa dalawang magkatabing piers. No, so hindi po 'yun yung ganong common na girders na makikita natin. Ang nilalagay po nila dito ay yung tinatawag na segmental box girder. Ano po 'yun? Yun po yung pira-piraso no na pinagdudugtong-dugtong nila. 'Yun. Yun po yung bagong technology ngayon sa engineering, sa mga construction, no, sa infrastructure. Usually sa mga bridge, railways, no, sa mga flyovers. Yun po yung bagong technology. Tingnan nyo po guys, at banda doon ay hindi pa siya, tapos na may mga ano pa, may mga scaffolding pa siya. And then dito naman sa part na to. Anyway guys, yung box, segmental box girder ay una ko nakita yan sa ano eh, LRT Line 2. Kung nakita niyo yung kung paano po ginawa yung LRT Line 2, yun po, katulad yan. Katulad po yung gagawin nila dito, katulad po yung yan, technology na gagawin nila. Segmental box girder din po. Ayan yung mga, ayan yung parang mga ano na yan, warehouse na yan. Ayan po, yun po yung ano, dyan po, part din po ng ano yan, PNR. Opo, yan po yung mga bakal, yung mga may mga construction materials din po doon. So part din po yan ng PNR. Ito po may ano po dyan, ginagawa din ng mga piers na yung mga poste. Pero dito sa part na to, malapit na po ito sa SM Marilao eh. Hindi ba po siya, tapos ayan may mga scaffolding pa siya. Ayan, malapit siya sa condo no. Ayan, sa Builder's Wheel. So, ayan. Ayan, yung konto na yan is Builder's Wheel. Nag-giveaway po sila. Kasi
alam nila na mayroong pain or na kita tayo dito, kaya inadjust nila doon, inurong nila doon sa banda pa doon sa loob, no, kasi alam na nila na meron. Actually dito talaga sa port na ito, malapit talaga sa Mikawai, sa SM Marilao, ano to eh, dating damuhan dyan. And then bago nilalagyan ng poste, tinambakan muna nila yan kasi masyadong malalim po yung ano dyan eh, yung lupa. And then also mas lalo syang lumalim nung ginawa po itong kalsada dito. Mababago lang din po kasi kalsada dito. Yung ginawa po itong kalsada na to, tinaasan po nila siguro mga hanggang bewang, kasi mataas po yung baha dito sa part na to ng Marilao, kaya mas lalong lumalim po yung lupa na yun dun sa part na kung saan ginagawa nila, kinukonstruct nila yung mga poste, yung mga piers. Ayan, so tinampakan po nila yan. Ang dami pong panambak na nagamit po dyan sa port na yan. Hindi na po sa port na yan, ano po, along the Marilao area po. Dito, lalo na po dito malapit sa SM. Ayan. Ayan, yan po yung dyan po nilalagyan ng mix cement, no, yung mga truck cement mixture na truck. Diyan po sila nagpapalagay ng laman nila, yung semento na ilalagay nila sa truck. So mapapansin niyo po yung structure na yan, merong buhangin, merong graba, merong semento. Yan, kusa na po silang inahalo na po sila nung makina. So hindi na po mano-mano yung ano, no, yung paghahalo diyan. Makina na po. And then siya. Ihulog or ipapaagos na lang sila siya doon sa mga truck. Kaya mabilis po talaga yung ano, pila-pila po yung mga truck. Mabilis po yung paglalagay nila. Okay, dito sa port na to, may ito na po yung harapan ng SM. So kung makikita nyo po, ayan po yung SM Marilao. Ayan, merong mga makinarya po dito. Ayan, SM City Marilao. Ang dami na pong makinarya dyan sa harapan ng SM. So 24 hours po yung ano nila, no, yung gawa nila, kanilang trabaho. Wala po silang, kumbaga eh, 24 oras po sila, no? Pero, tatlong shift po yan, 8 hours, tatlong 8 hours po, no? Kasi sa isang empleyado or trabahador, syempre 8 hours na po siya magtatrabaho, kaya sa 24 hours po, tatlong palitan po, tatlong shifting. Ayan, nakikita niyo po yung truck, no, maatras. Actually, ano na po ito eh. Si 6 na po ito. Quarter to 6 po yung oras niyan. Pero tuloy-tuloy pa rin po sila. Ayan, ayan po. Ito, dito po yung sa bandang saog. Ayan, may mga poste na po sila dyan. Ayan, ito po yung part ng Marilao na malapit sa ilog. Yung Marilao River po. Ayan, ayan po yung poste na ginagawa dito sa bandang saog po, Marilao. Ayan. So mabilis na po, may mga makinarya na pong gumagawa. Tuloy-tuloy po sila. Yan, dyan po yung part ng ilog. Pag dinaretso nyo po yan, ilog na po. Thank you for watching. See you next vlog, mga ka-wonder.